Wala akong ginastos sa kasal namin. Natupad ang pangarap ko na ikakasal po ako sa isang maganda at hindi ako gagastos. Blessing, di ba? Welcome back to my channel, Switzerland Pinoy Review. My name is Ferds, mga kaibigan. Gawa po ng request ng ating ilang mga viewers na ilahad ko rin ang aking love life journey dito po sa Switzerland. Siyempre, kung paano ko nakapag-asawa ng isang Swiss, eto na po. Pero kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comments, and... subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang narinig mo, mga kaibigan, ay gusto ko nang i-share dito ang aking pong buhay pag-ibig. Paano ko po siya nakilala? Ayan po, hanggang kami po ay naging kami, hanggang kami po ay nagpakasal at hanggang tumira po ako dito sa Switzerland. Alright, mga kaibigan, ako po ay nag-start sa online dating site at ang pangalan po nito ay The Triangle of Love. Bakit Triangle of Love? Because Jesus, you, and your partner. Yan po. So, nang makita ko yung profile picture niya, syempre nagandahan po ako, lalo na sa mata niya. Blue eyes kasi siya. Okay, matangkad at saka balingkinitan. Maputi. Yan po mga gusto ko. Di ba? Syempre mga lalaki ganun talaga. Huwag niyo na akong kontrahin yan. So, minessage ko siya. Siguro tatlong beses ko minessage. Pero nag-reply siya siguro twice lang. Pero sobrang tagal. Di ko naman alam kung anong ginagawa niya. That time, wala akong idea kung saan siya nakatira, saan siya. Hindi ko alam na Switzerland kasi hindi naman nakalagay sa profile. Pero nang tiningnan ko uli ay sa Cambodia siya. So sabi ko, hi and hello. Yan. Yun lang. Tapos sinabi ko, dadalawin kita. Okay. Sinabi ko yun, sabi niya naman niya akin, oh, sige, kung yan ang gusto mo. Yan. So in short, lumipad po ako. Pero ang problema ko, mga kaibigan, dahil sa gustong-gusto ko talaga siya makita na in person, ay syempre, nagtatrabaho po ako at kailangan ko ng proper leave. Pero nung time na yon ay nag-decide ako, alis ako kinagabihan. Okay. Pero nang chineg ko yung bank account ko, aba, kulang ang pera ko. Hindi pa sweldo time eh. So, ang may friend ako sa Hong Kong, babae, ano ko siya, ka-eskwela ko nung high school. Minasabi, friend, may lakad, importante ako. So, in short, ay, ayan, binigyan ako ng pera. So, yun po. So, kinagabihan po noon ay nasa airport ako at sabi ko sa, nag-message ako sa boss ko, boss, nasa airport po ako, paalis po ako ngayon. Saan ang punta mo? Ba't hindi ka nagpaalam ng tama? Boss, intindihin mo na lang ako. Siyempre, buhay pag-ibig ang issue rito. So, in short, dahil mabait ang boss ko, pinayagan ako. Lumipad po ako punta ang Cambodia. Dumating ako Thursday ng gabi, nasa hotel ako. 3 days lang ako dapat sa Cambodia. Yun lang ang leave ko na dinecide sa sarili ko. Okay, Thursday, nasa hotel ako, chat ako, nandito na ako. So, hindi pa kami nagkita. Okay, wala pa akong idea kung anong ginagawa niya sa Cambodia. So, okay, so ang ginawa ko, Friday ng umaga, maghapon, ako po ay namasyal sa Cambodia. At minessage niya ako, kita daw kami Friday night. So, ipag-prepare niya ako ng dinner. Mga kaibigan, parehas po kami Christian. Yan, so... pagdating ko doon, yun, naka-prepare ang pagkain, kain, hi, hello. Una kong tanong ka sa kanya, how do I look in person? Sabi niya, okay naman. Kasi ano, tawag nito, photogenic po ako, sabi ng karamihan. Kaya baka mag-iba, di ba? Pag personal magkita. Wala na doon pinagkaiba, so okay na ako, panatag na ako noon. Ibig sabihin, guwapings ako. Mga bashers ko, nakabang na. Tawag nito ay, so kumain kami, ginawa niyang gitara, nag-gitara kami, kantahan. So in short, nag-stay ako roon, hindi late night, siguro 9 o'clock, umuwi na ako ng hotel. So, kinabukasan, mag-church po kami dahil parehas nga kami ng faith, parehas kami Seventh-day Adventist po. So, wala kami mga personal na mga usapin, ganun talaga. Walang mga business talk or love life talk pag araw ng Sabbath kasi Sabbath po kami nag-worship. So, buong Saturday nasa church po kami. Kinagabihan, may program po ang youth ng church na yon. So, nag-attend kami until 10 o'clock. So, in short, hindi talaga kami nakapag-usap kung anong sadya ko roon, bakit ko siya dinalaw. So, Sabado na, Linggo, kinabukasan, pabalik ako ng Pilipinas. Pero plano na, nasa isip ko na kung dapat kong pamatay sunog na sasabihin ko sa kanya. So, umuwi ako ng hotel. Then, Linggo, maga, pumunta ako doon. Siyempre, breakfast. Tapos, tawag to habang kumakain. Kasi pabalik ako 3 o'clock. Flight ko pabalik ng Pilipinas. So, sinabi ko na sa kanya yung nasa isip ko na. Sabi ko sa kanya, gusto kitang pakasalan. Siyempre, na-shock siya.
shock. Nakatitig sa akin lang. Follow up ko na kaagad. Kailangan mabilis. Pinoy ako eh. Do I have a chance? Sabi ko sa kanya. So, ang akin lang naman noon ay sagutin niya ako na maging kami para syempre legal kami, 'di ba? Kami boyfriend and girlfriend, pero hindi siya sumagot. Siguro 2 minutes after sumagot na siya sa nang tinanong ko siya, "Do I have a chance?" Ang sabi niya, "Yes, there's a chance." So happy na ako doon. Kinat ko ng usapan, tuloy ang kwentuhan na kasi may chance na ako, 'di ba? So hindi na ako dapat mangulit pa, 'di ba? So, in short, bumalik ako ng Pilipinas Sunday, yun po ay December 2017. Bumalik po ako, I think, December 19. So, tuloy naman ang communication namin, tuloy sa messenger, dahil nagkita na kami, so on and so forth, nag-ano na, mayroon na kami mga getting to know through phone. So, through chat, should I say. So, in-expect ko, ang sabi ko sa kanya, baka naman pwede mo ako sagutin, oh, December 26, birthday ko kasi yun. Regalo mo na lang sa akin. Yung mga style Pinoy na baduy, di ba? So, hindi naman siya muo. Ang sabi niya sa akin, 3 days prior na yung birthday, huwag tayo mag-usap. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, mananalangin daw siya sa loob ng 3 araw na yun, puspusang panalangin, at saka magpa-fasting daw siya. Ang fasting, ito yung hindi ka kumakain. Tubig lang atang iniinom na mga yun. So, in short dito, ay talagang hihilingin niya sa Diyos kung ako daw talaga ang tamang tao para sa kanya na maging karelasyon niya, maging boyfriend niya. So, pabor naman ako doon. Say, okay lang, hindi ba ako mahirap kausap eh. Siyempre, kailangan din na sigurado tayo sa isa't isa, di ba? So, dumating ang December 26, walang nangyari. Walang message. Maraming message, pero hindi about yes. So, sabi ko sa kanya, aba, itong babaeng itong talaga. Okay, walang message. Hindi ako sinagot. Birthday ko, walang sagot. Okay, pero binati niya ako birthday ko, ng birthday ko. Pero walang salitang yes. Kasi ako gusto ko may yes para maging legal kami magkasintahan. Kaya nasa isip ko na uli. Kasi doon sa inbox ko sa online dating site, marami doong mga nagku-query sa akin. Maraming ganun na. Siyempre, maraming naka-standby ng mga ibang babae rin, di ba? So kung hindi kami para sa akin, then next, ganun lang naman. Ayoko ng pressure, ayoko ng stress. Parang ganun ang personality ko po. Madali pa akong kausap. So wala, di ba? So pagdating ng January 9, and that is already 2018, 'di ba? Nag-follow up ako, sabi ko, kumusta na? Hindi ba talaga tayo pwedeng maging tayo, maging boyfriend and girlfriend? Sabi niya sa akin, bakit mo tinatanong sa akin 'yan? Sinagot na kita. Oh, talaga? Sabi ko, paano? Wala naman akong yes na nakita. Sabi niya, sinagot na kita, hanapin mo. May video clip akong sinend sa'yo, baka pwede hanapin mo. Kasi December, di ba, marami tayong mga kaibigan nagpapadala ng video clip tungkol sa mga kung ano, tungkol sa Christmas, Advance New Year pa ngayong iba. So, hindi ko napansin yon. So, hindi ko na-check maigi yon. So, nung date ng January 9, ay sabi ko sa kanya, inabot ako ng alauna madaling araw, kahanap nun. Kasi ang dami naming messages araw-araw kahit hindi pa kami. So, yun. Chinek ko, hindi ko talaga makita. Sabi ko, paki-forward, re-forward mo sa akin. Forward mo na. Nakita ko, yun nga, may malaking, may clip doon, malaking yes, ganito, ganyan. So, capital yes talaga yun. So, kami na. So, para bagang sa akin, parang hindi na ako, to be honest, hindi na ako excited ganun kasi dapat, ang expectation ko December 26, di ba? Pero okay pa rin, pabor pa rin. So, naging kami na nga. So, tuloy-tuloy ang communication namin via chat. Sabi niya sa akin, ay, na-miss daw niya ako. Sabi ko, di, dalawin mo ako. So, dinalaw niya ako April 2018 yan. April, dinalaw niya ako. Siyempre, dating sa Pilipinas, pinakilala ko siya sa church, mga kaibigan ko sa church, iba po kong kaibigan. Ngayon din po sa mga katrabaho ko, dinala siya. So, lahat naman ng tao approve para sa akin. Sino ba hindi mag-a-approve? Sino ba, ano ba itsura ko para magkaroon nito, di ba? Na blue eyes, maganda. Maganda, di ba? So, ayun. So, natuwa naman siya doon. Bumalik siya. In short, bumalik. Fast forward tayo. Bumalik siya ng Cambodia. So, ang trabaho pala niya sa Cambodia ay siyang teacher ng isang Canadian International School. Kasi siya nagagala nung time. Siya missionary. Nagmi-missionary siya noon. Umalis siya ng Switzerland. Pumunta siya North America, Africa, hanggang napadpad ng Asia. Kaya, yun. Napadpad siya sa Thailand, pero may call sa Cambodia na magturo siya ng English. Kaya yun, kaya nandoon pala siya. So,
Yun. After ng ilang buwan, I think it's June, April, May, June, sabi na naman niya, gusto niya ako makita eh. Sabi ko naman, dinalawin mo ako. So dalaw, kasi hindi ako pwede umalis ng Pilipinas ng ganung kabilis kasi ako ay nag-work. Nag-work po ako sa isang international company, isang Australian company. That time sa BGC, dyan sa Taguig, sa Global City. So hindi ako pwede kumuha ng leave ng karakaraka. Unlike sa kanya, pag may mga off siya, pwede siyang dumalaw kasi malapit lang naman. So in short, pumunta siya ng Pilipinas June. So nung June talaga, sinabi ko na sa kanya, pinag-usapan na namin yung kasal. Kasi nang inalok ko siya sa Cambodia, di ba, sabi ko sa kanya, pakakasalan ko siya, hindi siya umimik. So ito, second follow-up po sa kanya. Sabi ko sa kanya, baka naman ay pwede na tayo magpakasal kasi siyempre, hindi naman maganda yung relasyon na sobrang tagal kasi mauwi sa pagiging kaibigan yan, mga ganun sobrang tagal, di ba? So hindi na naman siya sumagot, tinitigan na naman niya ako. So sige, sabi ko, pwede mo naman pag-isipan yan tong araw na to. Kasi bago siya umalis, dapat nag-yes na siya na magpapakasal kami. Pero wala akong perang ipon ha. Mamaya magugulat kayo kung paano ako kinasal. Eto na. So, in short, palis na siya na din nun. Pabalik na ng Cambodia. Pansamantala muna ako umalis ng tinutuluyan naming kondo. Ay, tawag nito ay may pinuntahan lang akong isang kaibigan din i-meet up. So, pagbalik ko nakita ko siya sa balcony. Sobrang lungkot niya. Sobrang lungkot niya. Sad siya. Bagsak ang mukha. So, syempre, naawa ako. Doon ako nakaramdam ng sobrang habag. First time ko makaramdam ng sobrang habag ramdam ko. Pinaupo ko siya. Ayan, hinag ko siya. Hinag lang. tawag, kinonfort ko bakit. Sabi niya, sobrang iyak siya ng iyak. Kasi para sa kanya, sobra kong bilis. Sobra kong bilis. Biruin mo naman, ilang buwan pala kami, di ba? Basta ilang buwan pa lang, masyado akong mabilis kasi siya, traditional siya. Kultura din nila, bagamat Western world, ay bagamat nasa Switzerland siya, ay traditional dahil Kristiyano siya. Gusto niya muna yung matagal na ligawan, matagal na relasyon bago mag-decide magkasal. So sabi ko sa kanya, okay, naintindihan ko yan, naintindihan ko sa side ng babae. Pero ang intention ko, pure, seryoso po ako, sabi ko sa kanya. 47 na kasi year old na ako noon. Okay. Ay, hindi pa. Mm-hmm. 46. 46 ako that time. Dapat nito, sabi ko sa kanya, sige lang. Pero, ang sabi ko sa kanya, malumanay kong sinabi, never ko na uulitin ang salitang kasal o aalukin kita ng kasal. This is my second time and this is the last time. Sabi ko sa kanya, parang klaro. Kasi sa inbox ko, lagi ko iniisip, may mga nag-waiting pa sa akin doon, may nakaantay pa ibang lahi. Baka doon medyo mabilisan pwede. Pero sa kanya, sige. So in short, hinatid ko siya sa airport. Malungkot siya, malungkot siya. Right after pagdating niya sa Cambodia, because it takes only like 1.5 hours, so nag-email sa akin. Kasi sabi niya, hindi ko kaya sabihin sa chat, baka sumabog ang chat. Pero sa email, medyo malaki, medyo mahaba, pwede siya mag-express. Sinabi niya, magagandang bahay, sabi niya, alam mo, gusto kita, napaka-gentle naman mo. Bakit? Kasi kahit twice niya sang dumalaw sa akin, never ko ginawa yung mga take advantage na naisip niyo, ha? Okay, nasa kwarto siya, sa kondo nakatira, ay natutulog ako sa salas. Kasi kami po ay Kristiyano. So, no, 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 sa mga bagay-bagay na hindi pwede sa mag-asawa. So yun, ina-appreciate niya yun, na-respeto ko siya sa mga panahong magkakasama kami. Na-appreciate niya, pinakilala ko siya sa company ko, sa mga kasama ko, sa mga kaibigan ko sa church, at sa lahat na-appreciate niya. At ito ang sabi niya, kapit kaibigan, baka mahulog ka, sabi niya. Sabi niya sa akin, hindi ko kayang mawala ka. Sabi niya sa akin, hindi na niya kaya akong mawala. Pero sabi ko, eh bakit hindi ka umuo na magpakasal tayo? Yeah. Hindi pa rin siya nag-reply doon ng yes. Pero lagi niya akong sinusurprise, yung mga off guard ako. So, natanggap po lang ang message niya. Sabi niya, sige, payag na ako, magpakasal tayo. Sabi niya sa akin. So, okay na, ito na yon, magpapakasal kami. Pero wala pa rin pa akong pera.
tawag nito. So ang sabi niya sa akin, magre-resign siya sa work niya sa Cambodia. Babalik siya ng Switzerland kasi mas malaki doon ang kita, syempre. Dito na siya mag-work para makapag-ipon kami ng pampakasal. So eto na. So in short, fast forward po rin ako mga kaibigan, ay nagplano kami ang pakasal ay ano na, tawag nito, 2019. Ang unang target namin ay February. Pero dahil ang processing ng papers, it takes like 4 to 6 months ayon sa Swiss Embassy. So, na-delayed. So, hindi kakayanin ng February. So, ano, ang renedate namin ng June 23, 2019. Ang documents ko dumating less than 6 months. Okay, kaya tama lang na mag-June kami. So, prenases, alam nyo ba sa papers na yan, pag ibang lahi ang mapapangasawa mo, daming tanong, ang daming tanong, kaya mo mag-asawa, financially, mga so on and so forth, legal ka ba, hindi ka ba robot. So, yung mga identity ganun. So, in short, na-comply namin to bago mag-June. So, yun na nga, June 23, ikinasal kami. Eto na, dahil nag-work siya sa Switzerland, hindi naman siya pwede umuwi ng Pinas para tulungan ako mag-asikaso po ng wedding namin. Pero ako kasi gamay ko na ang ganun eh. Okay, so ako nag-asikaso ng kasal mula sa printing ng invitation, hilira ng mga abay, ninong, kumpleto yon. Mayroon kasi marami naman na tayong makakilala, lalo na sa church yon. So, pinadala ko sa kanya yung invitation. Ito na yung ano, nagustuhan niya, ang ganda ng lineup nito. At saka, in short, pumunta siya ng Pilipinas 1 week bago po ang kasal namin para pag prenuptial, di ba? May mga pictorial yan, so gumawa pa kami niyan. So talagang maganda ang preparation na ginawa ko naman. So dumating yung time na kinasal nga kami, ay araw ng kasal po namin, marami mga surprises yang ginawa sa akin. Okay, bukod doon sa mga friends niya na talagang galing pa sa iba't ibang country sa Europe, dumating yung family ng kanyang ate na nasa USA, na siyang maghahatid sa kanya sa altar kasi si parents po sobrang tanda na, ay yun, dumating yun, pati yung mga anak noon, naging abay ko, tapos yung mag-asawa. Tapos yung maid of honor namin, best friend niya mula sa Austria, dumating, ang boyfriend noon from Canada, dumating, friends niya mula po sa Cambodia, at iba pang bahagi sa Asia na naging kilala niya naroon. Yan. Yun, nandoon sila. So during the kasalan ay marami siyang surprises ang lumabas para akong babae. Kasi gulat ako, nagugulat ako. Ako wala akong surprise sa kanya maliban sa katawan. Joke to. Oh, ito na. Wala akong surprise sa kanya kundi 'yun lang yung presence ko. Ang ibig kong sabihin ay nung kakasal kami, kumanta siya bigla. Yan, kumanta siya ng isang love song. Yan, kumanta siya. Plus mayroon pa siyang regalo sa kasal namin, talagang nakagulat, isang perlas. Nakalagay sa perlas, yung shell. Nagulat ako. Binuksan niya. Oo, binuksan niya yon. Nandoon, may nakalagay doon na something. Pearl nga, di ba? So nagulat ako doon kasi hindi ko na in-expect na may mga drama siyang gagawin during the kasal. Ang kasal po namin ay live, Facebook live po. Kasi para mapanood ito ng mga relatives niya na hindi nakarating at iba kong mga kaibigan. Dahil marami pa akong mga kaibigan nagtampo sa akin hanggang ngayon, galit sa akin kasi hindi ko na invite. So ang bisita lang kasi na inano ko ay 75 to 100 lang kasama ng entourage noon. So yun po. Natapos ang kasal, masaya naman, ang ganda, tawag nito. Tapos yung ang kanyang bayaw ay niregaluhan kami ng trip to Singapore, yung honeymoon namin. So yung honeymoon namin, ito yung may problema. So nang lumipad kami, kinabukasan papuntang Singapore, ay na-hold ako sa immigration. Hindi pa kami legally in paper na kasal kasi wala pa yung process ng mga documents pa, di ba? Sinubmit ko na sa Pasay City Hall para i-process. So, wala pa, tagal pa noon. So, sabi ko sa kanya, ang usapan namin, sige, pasok tayo sa immigration, magkahiwalay. Kasi kung sasabihin niyang mag-asawa kami, baka magka-problema, wala kami papakitang papers, di ba? So, in short, pumasok siya, nakapasok siya sa loob, ako na hold ako. Pang fifth time ko papunta sa Singapore kasi madalas ako nagbabiyahe doon.
Na-hold ako in a way na dahil po nawala akong advance booking ng hotel. Hindi naman dati ganun eh. So, nagbago pa lang policy nila. So, wala. So, pinipilit ako ng immigration officer. Kumuha mo na ng hotel bago ako pasukin. So, ito ang problema. May pera, wala akong credit card. So, anong gagawin ko? Paano ako mapag-book, di ba? So, ang ginawa ko, chinat ko ang friend ko sa Singapore. Sabi ko, friend, pwede mo ba akong i-book ng ticket? Kasi, ay, ng ticket ng hotel. Kasi, mamaya kita tayo, bayaran kita on the spot. So, nawala bigla yung kachat ko. Di ko alam, nasa work pala daw siya noon. So, nawala. Wala na akong hopeless ako. Paano ako makakapasok sa immigration? Paano ko, yung asawa ko nag-aantay, wala siyang net connection. Ako, mayroon. Problema, 2 hours talaga akong na-hold. So, habang nakatambay ako doon sa isang area, doon sa airport, ay sa immigration area, ay tawag nito, ay kinukulit talaga ako ng immigration officer. Ano, nakabook ka na ba? Alam nyo ba, napakabait ng Diyos. Tinulungan niya ako para pabagalin yung signal nila doon. Di ko alam, Singapore, maganda naman ang network eh. Kaso lang, that time, ang tagal ng loading. Pero, dinatry ko lang yung mag-load para makita niya, nagtatry ako. Pero wala talaga, wala akong alam paano ako makapag-book ng hotel kasi wala akong credit card. Di ba? So, ayun. After 2 hours, lumapit sa akin ng immigration officer. Sinabi ko, ito, wala naman. Mahina ang connection nyo dito eh. Pinapasok ako sa room. Hello, pinapasok ako sa room. Doon ako na-hold. Ni-room na talaga ako. May nakita akong ibang lahi doon na na-hold din. Hindi ko alam anong case nila. So, ako naman, after a few minutes, pumasok uli yung immigration officer. Dala-dala yung passport ko. Sabi sa akin, all right, here's your passport. Go! Huh! Nung ibinigay sa akin ng passport, kumaripas talaga ako ng takbo. Para hanapin ng asawa ko doon sa conveyor kasi yung luggage namin naroon. So ang asawa ko wala roon. Wala. Ilang minuto ko ba ako nakita? Yung pala ay na-mashell muna sa airport. So ayun, nang makita ko sabi ko, tara bilis, takbo. Tala, para ko ng taxi. Ay, kumuha ko ng taxi agad para kumaripas. Kasi nga, wala nga ako, di ba? Mamaya, ano pang gawin sa akin sa airport? Madelayed yung honeymoon namin. So in short na, ayan, malis kami, punta kami, hanap kami, nag-book kami ng hotel agad, tapos yun, kumain. Then, namasyal sa Singapore. I guess, 1 week kami sa Singapore. Then, ang tawas nito ay dumaan kami ng Malaysia, pabalik sa Pilipinas. Yun. So, pagbalik namin ng Pilipinas, medyo, ayan, nagkaroon siya ng lagnat. Dahil ba sa honeymoon? Hindi ata. Siguro doon sa Pago dahil nagpunta kami ng kung saan sa Singapore, inikot namin. So, balik siya ng ano, bumalik siya ng, nung gumaling siya, bumalik siya siyempre ng Switzerland dahil may work siya. Ako naman po ay nag-resign pa sa work para sumunod dito sa Switzerland. Tawag nito, June kami kinasal. Umalis ako ng Pilipinas. Papunta rito ay October 20. Siguro. Oh, tama. 20 dumating ako rito. Tawag nito, pagdating ko dito ay first time, magandang climate. So, maganda. So, dito naman, pagdating sa family niya, ang bait po ni Papa at saka ni Mama. Si Papa 91, si Mama ay 83. Plus, si Papa retired pastor po ng 7th. Day Adventist faith po at saka si Mama isang musician. So yung ano tawag nito yung kapatid niya, lima kasi silang magkakapatid, siyang bunso, lahat yun ay may asawa na rin. Yung panganay nga ay nasa US, yung isa ay nasa Sweden, yung isa ay nasa Austria, yung isa nandito sa Switzerland, medyo may kalayuan sa amin, at siya yung bunso nga. Lahat yun sila, welcome ako sa tahanan nila. Si Papa at si Mama, pag napunta ako sa kanila, dinadalaw ko sila. Yung una kong ang dalaw kasi sa Germany nakatira si Papa at Mama para kasi mas less ang expenses sa Germany. So doon sila tumira. Nang dinalaw ko unang-una noon, dahil hindi ko pa na maintindihan ng German, meron palang nakalagay sa pintuan, sa lapag, sa floor, ay nakalagay welcome. Pero hindi ko napansin yun, natapakan ko lang yun, tumuntala ako, kwentuhan, tapos kasi welcome naman, sinabi talaga ni Papa at Mama na gusto nila ako para sa kanilang anak. Unang kita namin, hindi pa nila ako ganun kakilala. So, saka ko lang naintindihan nang umalis, nandito na ako, bumalik na ako sa Switzerland na welcome pala yun, kasi ibang spelling, welcome pala yun, friends, para sa akin. So, meron silang regalo sa aking cash, sa aming cash doon. Ayan. So, ang bait nila sa akin. Lahat ng bayaw ko, iba-ibang lahi kami. Ako ang pinakamaliit. Tawag nito ay matatangkad, 6 footers, mga bayawis ko.
Yun, pero sabi daw ni mama, ayon sa asawa ko, ako daw yung siyempre yung medyo madali makausap kasi siyempre ang social adaptability ko, friendly ako, jolly ako, hindi ako boring na tao. So siguro yun talagang nagustuhan aside sa faith na mayroon na parehas kami ng pananampalataya. So maganda ang bonding namin dito, mahal nila ako, ramdam ko yun. At kahit mga pamangkin ko, yeah, naglalaro kami, yung nandito sa Switzerland na kapatid niya, yung pamangkin ko, pamangkin niya. So, pati yung mga pamangkin niya na galing sa ibang bansa, pag napunta rito, dinadalaw kami, katulad to last week, nagpunta rito, pinapakita nilang uncle ang tawag nila sa akin. Maramdaman mong welcome ka at walang ano, wala yung tipong, hindi katulad sa iba na naranasan ng iba pag ibang lahi ang asawa ay maltrato ka. Eh, hindi. Dito is spoiled po ako. Yun ang sasabi ko sa inyo. Ang asawa ko, maasikaso rin, tawag nito. Selfless din siya. Lahat gagawin niya para maging comfortable po ako sa buhay ko. Yung tipong, para lahat ng ginagawa niya para sa akin. Lagi niyang sinasabi, sige, kasi tawag nito, ikaw na mayroong mahabang oras, ako raw, mamashell ka, di ba, mag-ikot ka, mas kabisado ko pa nga raw ang Switzerland kaysa kanya, kanya lami ko, iniikot ko to. Tapos lumalabas kami, magbakasyon, punta sa ibang countries. So, yun ang setup. Ngayon, kung tatanungin nyo sa akin, kung may anak na kami, wala pa kami mabuo kasi po may anting-anting ata siya. Hindi po, marahil po siguro sa katawan, di ba? Sabi lang, stress niya lagi. So, gaantay lang kami kung magkaroon kami ng baby, this mas maganda para dumami ang lahi. Pero lahi sila ng mga twins. Oo. Yung kapatid niya may twins sila, tapos yung atin niya may anak din na kambal din. So, sabi nga namin, kung biyayaan kami ng Diyos ng baby, sana kambal na lang lalaki at babae, di ba? Dapat kamukha ko yung lalaki. Joke ko lang yun, ano, maraming bashers na magtataas na naman sa akin yan. So ayun, masaya naman ang buhay na mayroong buhay, ano, tawag nito, ganitong klaseng buhay, makapag-asawa ka ng ibang lahi. May mga adjustments. Sa 3 years namin pagsasama, 3 years na kasi kami, ay 5 beses pa lang naman kami nag-away. Nag-away, syempre, nag-away, di ba? Hindi naman tayo mga perfect na tao, pero kayang-kaya naman. So, yun lang. Ang gusto ko emphasize pa rito, mga kaibigan, kung kayo yung mga gusto nyo magkapag-asawa ng ibang lahi, meron akong videos na ginawa para dyan. May videos ako dyan. At dito rin ay ililink ko rito yung video ko ng kasal. Kung gusto nyo mapanood, ililink ko rito sa description area ng video ito para mapanood nyo po. So, sana po mga kaibigan ay nag-enjoy kayo at may natutunan na ang pag-ibig po ay hindi limitado doon sa kapwa mo lang, kapwa kalahi. Pwede ka rin go beyond. Yan, defy your capability. Parang baliin mo minsan, lumabas ka. Kasi ako naman nagkaroon ng relasyon sa Pilipinas din. Marami-rami din yun, pero hindi nga magkaigi. So kaya trinay ko na makipagrelasyon hanggang nga nakapag-asawa ko ibang lahi. At bukod sa kanya, meron din akong ibang karelasyon pang ibang lahi. Yeah, bago sa kanya, meron akong Indonesian, meron din akong tawag nito Russian-American, then American, Colombian, at saka Mexican bago siya. Pero lagi natin tatandaan yung pinakahuli ang the best. Dahil ito ang gusto ng Diyos, itong regalo niya sa akin, kaya ito mayroon. So, maging specific tayo sa prayers natin. Ang sabi ko kasi noon, Lord, kasi napagod na nga ako sa papalit-palit ng karelasyon, di ba? 3 to 4 months lang yung mga previews ng mga nabanggit ko. Ito na, sabi ko, baka naman pwede ako bigyan ng babae, matangkad, mahababuok, maputi. Ay, hindi ko, ang binigay ng Diyos sa akin, sobra pa sa hiningi ko. Binigyan ako ng blue eyes, di ba? So, yun lang. Tiwala lang kayo sa Diyos. Yung edad nyo, huwag niya intindihin yan. Kung kaya, hanggat kaya, wala kang sakit, pwede naman, di ba? Makipagrelasyon po. Kinasal po ako at age of 47. Ayan po. So, marami pong salamat mga kaibigan. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe!